Ayan na po kapamata, ano na. Okay na po ito, counting ko na lang. Counting masa na lang. Kapam, nandito naman po tayo. Maraming salamat po at binigyan na naman tayo ng lakas ng Panginoon. Ngayon po gagawa tayo ng dough na pang empanada, pang pie. Ito po ang mga gagamitin natin na sa paggagawa ng dough. Marami pong paggagamitan itong dough na to. Pwede po sa empanada, pwede po sa pie, makapuno pie, pwede pong makapuno pie, tuna pie, ubi pie. Ganyan po, pwede pong maikwa natin. Ano kaya ay ham and cheese. Yan, pwede pong ikwa natin dito sa gagawin nating dough. Maraming salamat po. Ito po, kunin natin yung mga gagamitin natin sa ating paggagawa ng dough. Ito po, kapam, 2 kilong harina po. Kapam, ito pong mantikilya, kalahating kilo po ito, 0.5 kilo. Ito pong sugar, 1/4. Yan, 1/4 kilo. Yan. Ito pong asin, panglibi lang po dun sa ano, isang maliit lang pong kutsarita. Ito. Kapam, ito po ay sap. Ito, ganito po yan. Kung wala po kayong ganito, pwede po kayong gumamit ng calomit o baking powder. Yan po ang pagkakaiba niyan. Pero parehas lang po na pampalsa yan na ginagamit po sa mga tinapay o mga kung ano pa pong mga ginagamitan ng dough. Kung wala po ito, ito po ang pwedeng gamitin. Kapam, ito pong tubig na itutubig natin ay 600 ml. Kaya po ito ang ginamit namin. May measuring po siya. Ayan po. Kapam, ilagay ko na po itong pampalsa natin. Sap. Ito pong sugar. Ito pong asin. Ito pong ating mantikilya. Kaya kung wala pong mantikilya, pwede mo po kayong gumamit ng puriko. Yan, imimix ko muna po ito. Yan, bago natin lagyan ng tubig. Ayan po kapam, nakamix na po, lalagyan na natin ng tubig. Inimix ko lang po ng maayos yung mga ingredients niya para pag tubig, madali na siyang ihalo. Haluin lang po ng haluin para numamasahin na po natin ito. Yan. Masahin lang po ng yan. Pag okay na po yan, sakto lang po yung tubig na yan.
Ayan na po kapamata, ano na. Okay na po ito, counting ko na lang. Counting masa na lang. Kapam, okay na po. Takpan muna natin ito ng mga kalating oras para makaangat po siya. Kapam, ito na po yung kwando. Umangat na po. Ito po ay para sa empanada. Pwede pong sa pie. Pwede rin po sa makapuno pie. Banana pie. Pwede po sa mango pie, pwede rin po sa ham and cheese, pwede rin po sa tuna pie, at marami pa pong iba na pwedeng paggamitan itong doon na to. Yan po mga kapam. Okay po kapam, hanggang dito na lang po, at na ito po ang ating ginawang do na para sa lahat po na pwedeng paggamitan ng ganitong uri ng paggagawa po ng mga pagkain o ng kakanin. Maraming salamat po. Kapam, ito na po yung binilog-bilog natin na do. Ngayon na po ay padadaanin natin sa tortilla press maker. Yan. Yan. Yan, nilapad po natin ito para ito na po, padadaanin naman natin ito sa do-maker machine. Yan, para malapad naman manual po siya. Manual do-maker machine. Yan. Yan po, para mas mabilis po ang paggagawa natin ng ating do. Yan, para po malapad siya. Kapam, maraming salamat po sa nakabot ng dulo na aking video. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat. San man kayong lugar na andon, ingat po kayo parati. Bye-bye po. I love you po. Ingat.